pumanaw na ang OPM legend na si Claire de la Fuente ngayong araw, March 30. Ayon sa pamilya ng OPM legend, cardiac arrest mano ang naging dahilan ng pagpanaw nito. Nakikiramay ang buong bansa sa pagpanaw ng OPM legend. Sa video nito, makikita ang last performance ni Claire de la Fuente, kung saan bago pa mag-lockdown dahil sa pandemic. Maraming kanta ang talaga namang pinasikat at hanggang ngayon ay patok pa rin sa masa. Kaya naman narito ang last performance ni Claire de la Fuente bago pumanaw. Marami ang nalungkot at nagulat ang mabalitaan ng pagpanaw ng music icon na si Claire de la Fuente sa edad na 62. Ayon sa anak ni Claire na si Jigo de Guzman, namatay ang kanyang ina kaninang umaga Martes habang natutulog. Naikwento din ni Jigo sa ABS-CBN na may pre-existing conditions ang kanyang ina tulad ng anxiety, hypertension at diabetes. Narito ang pahayag ni Jigo. She died from cardiac arrest, believed to be a result of her stress and anxiety. My mom has anxiety, hypertension, and diabetes, and her tendency to worry, to stress a lot, led her to weaken and in her sleep, her heart gave up. Ayon din sa mga balita, nag-positive sa COVID si Claire de la Fuente, pati na rin ang anak na si Jigo. Dagdag pa ni Jigo, nagkaroon pa sila ng simpleng argument na kanyang ina nang ibigay sa kanyang maling address nang ilipat ang ina sa ibang hospital. Narito ang kanyang kwento. Yesterday she was fine. I got to speak to her, got to argue with her one last time because she gave me the wrong address and she didn't tell me she was transferred to another hospital. She made me order food for her. All the while she kept worrying about me and my symptoms. I told her not to worry about me because she's the one who needs, who is more at risk. Eventually, ay narealize si Jigo na tila nagpapaalam na ang kanyang ina dahil nais nito na makatabi si Jigo ng huling gabi bago ito dalhin sa ER. I took it as a sign that they knew it away. They were already telling me na, they always love me, anak, ikaw na bahala, okay? Magdadaos sana ang singer ng kanyang ika-63rd birthday ngayong taon. Payag pa ni Jigo, walang physical wake na mangyayari pero magkakaroon ng virtual wake para sa mga kaibigan at kamag-anak. Sa interview with ABS-CBN, sinabi ni Jigo na isang amazing woman ang kanyang ina. Yes, we had our issues. Yes, sometimes we don't see eye to eye at times, but I know she loved me. It's just nice or amazing to see that until the end, she was fighting for me. And she wanted to show me how much she loved me. I just didn't get to tell her lang na I saw it. After all we've been through, she's trying to be the best mom she could be. Matatanda ang sumikat si Claire de la Fuente noong 1970s at tinaguri ang Jukebox Queen. Isa sa mga awiting tumatak sa mga Pinoy ay ang Sayang at Nakaw na Pag-ibig. Tinaguriyan din siyang Asia's Sweetest Voice and Karen Carpenter of the Philippines. Hindi lang singer si Claire de la Fuente, kilala din siyang businesswoman. Ilan sa mga negosyo niya ay ang bus company at chains ng seafood restaurant.